Mano used to be crazy. Gusto mo yan? Ito ah. Used to be Young by Miley Cyrus. Yee, excited na yan. So, hindi lang chords. Ito munang kalikot. Ano yung ginawa sa intro? Turo natin sa gitara. Ayos. Madali lang to. Medyo stretch nyo lang yung kamay nyo. Ha? Medyo umaano-ano yung kamay. Ha? Medyo umi-stretch. Mag-practice kayo ng ganito. Ha? Yung tinuturo sa YouTube, yung ini-stretch ng ganun. Na ganun-ganun. Practice nyo yan. Oh. I-spread yung ganyan daliri nyo. Meron dyan sa YouTube, yung pa-isa-isang ganyan, tapos ito, para ma-stretch yung kamay nyo. Sino ba yun? Babae yun eh, Laura. Laura ba yun? Ah, basta. Kaya nyan, search nyo lang, finger stretching. Babae. Ah, yung kalikot, yung intro nito na pwede rin gamitin pangkanta ito. Kumbaga, kakanta yung babae, ginagawa mo itong plaking-plaking, itong finger-picking style na ito. Mag-uumpisa sa E, okay? So, yan ay sabay mong patutunogin yung 6th string gamit ang thumb, 6th string, open. Open yan. E, E ang chord eh. Tapos, 1st string, 4th fret. Sabay. Tapos, susunod dyan, 2nd string, open. Okay? And then, babalik ka sa 1st string, pero aandar na, pupunta na ng 2nd fret. Tapos, open second string ulit. Tapos, balik sa first string. Tapos, balik sa second string, open. Tapos, bitaw na. So, may plucking siya na palagi mong pinapatunog yung second string. Tsaka first string. So, pagsabay ng sixth string, first string, susunod yung plucking ng string 2-1. 2-1, 2-1, ganun. Umaandar nga lang ang mga nota. Okay, so again, sa umpisa, lipat na. Bitaw. Okay, yun yung unang-una. Yun yung para sa E. Yun. Yun yung para sa E. And then, lilipat na tayo ng A flat minor 7 ang chord nito. Pero ang gagawin mong finger picking, ganito. Yun ang para sa A flat minor 7. Paano yan? So, medyo stretching ka rito. Siyempre, A flat ang bass mo. 6 string sa 4th fret. Tapos, iniliit punta sa 2nd string sa 7th. So, pinch ulit. Sabay yung 6th string and 2nd string. Susunod, ipa-plucking mo yung 2nd string open. So, bibitaw mo na siya. Tapos, 1st string open. Isa pa. Tapos, isa pang 2nd string. Pero, biglang lagyan mo ang 2nd string 4th fret. Tapos, open na naman ang 2nd string. So, i-demo ko, mabagal. Pinch. Open. Open 1st string. 2nd string. 1st string. And then, open 2nd string. And then, 2nd string 4th fret. And then, open 2nd string. Yun. So, another, sunod-sunod na tayo ng demo. Yun. And then next, ay sa chord na ito, C sharp minor 7. Ganito ang mangyayari. Yun. Ito, medyo tricky rin ang stretching natin dito. So, C sharp minor 7, kaya kailangan may C sharp bass tayo, 5th string, 4th fret. Lagay mo ang ring finger, tapos hinliliit mo sa 1st string, okay, 4th fret. O, yan, parang ginawa mo sa E, pero meron kang bass na C sharp. Ganun, parang ginawa talaga sa E. O. Parehas, di ba? Naging C sharp lang talaga yung bass. Okay? Ngayon,
ngayon, kung nahihirapan ka siya sa pwesto ng fingers, pwede rin namang ito, kaso kailangan mapaabot mo yung hintuturo dito sa ating ginagawa rito. Okay? Gets mo? So, pwedeng ganito, ring finger mo dito sa bass, or middle finger sa bass, tapos ring finger dito sa first string. Kaso, abot ba? Ang tanong, abot ba sa first string, second fret ang iyong hintuturo? Yun ang tanong, okay? Ako, parang minsan abot, minsan hindi. Oh, last! Ganito ang A, pinakamadali. Ganun lang, pinagsabay ang open na fifth and first, tapos plucking, and then biglang second fret fourth, tapos magiging open, tapos balik sa fourth fret, tapos open, tapos second fret. So ano nangyari? Ganun. So mula umpisa, open lahat, fifth string, first string, tapos second string, tapos fourth fret, open, fourth fret, second fret. Ganun. Tapos may open pa rin ang second string yan. Yung pinakang huli. Tapos, uulit na. So, umpisa na naman. Yung ano na ulit. Okay? Ganun. Chords na tayo, katipa. So, sa intro, ang chords ay E, 1, 2, 3, and 4, and then A flat minor 7. 1, 2, and 3, and 4, and C sharp minor 7. 1, 2, and 3, and 4, and then A. 2, and 3, and 4. Yan. Tapos pagkanta, verse, ganun din. 2 and 3 and 4 and A flat minor 7, C sharp minor 7, then A, 2 and 3 and 4, and then E, A flat major, C sharp minor, and then A minor. Ngayon, katipa, ito ay tatawagin kong chorus 1. Alright? Chorus 1. Kasi, after nito, verse ulit, diba? Verse. A flat minor 7. Verse yan eh. Tapos C sharp minor 7. Tapos A. And then, papasok na yung chorus. Iba, tawagin natin itong chorus 2. Ang mapapalitan ay yung dulo. Yung A minor, katipa, wala na. Wala na sa eksena. Okay? Pagkatapos natin gawin yung naunang chorus, may A minor. Wala na siya. Hindi mo na siya gagamitin. A na ulit pagdating sa chorus. Actually, pagpasok nitong pangalawang chorus, yan at yan na ang gagamitin mong pattern. Wala nang verse. Tapos na yung verse. So, ang pinakang pattern na ay E, 2, 3, 4, A flat, C sharp minor, A. Yan lang. 1, and 2, 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, 3, and 4, kadali ang kantang ito, katipa. Okay? Miley Cyrus. Ano yun? used to be young. O, diba? Ganda ng kanta, pang ano, pang matatanda. Tulad ng inyong abang lingkod. Alright? Paring Donier Apir!